Hello mga kasari! Natapos na naman yung ating bakasyon. So, sa vlog na to, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga tips kung paano namin naparami yung mga customer namin dito sa aming sari-sari store at paano ba umaasenso ng paunti-unti yung aming sari-sari store. Kung magustuhan nyo po at may maibigay pa akong mga ideas sa video nito, please like and subscribe po at paki-ring na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo kung mag-upload po kami ng bagong video. So, unang-una pong ginagawa talaga namin dito sa aming sari-sari store, syempre yung pagising ng maaga. So, kami dito mga nasa 4:45, 5, or mga 4:30, ganyan. Depende kung may mga season kasi dito sa amin na mabili pag madaling araw talaga. Mga 4:35, ganyan. So, naka-base doon yung pagising namin. Pero pinaka-importante talaga yung maagang gumising. Siyempre, di ba? Gaya nga ng sabi nila, marami tayong magagawa pag maaga tayong nagising. So, pangalawang tips ko sa inyo ay yung siyempre, pag maagang nagising, marami tayong time na maglinis, magayos, at mag-organize ng ating mga paninda. So, pinakamahalaga talaga dito yung malinis yung ating sari-sari store. Kasi, siyempre, di ba ako, hindi naman ako kagandahan. Pero, pag madumi kasi yung pagbibilhan ko or mapupuntahan kong mga tindahan, sa totoo lang, hindi na ako tumutuloy. Lalo na kung sobrang dumi talaga, hindi na ako bumibili. Kasi, syempre, lalong-lalo na kung nakikita mo yung nagtitinda or yung tindahan niya sobrang dumi. So, may isip mo talaga na, ay, parang hindi yata masyadong maganda or hindi healthy para sa atin. Kasi diba, pag madumi maraming mikrobyo, ganyan, mamaya yung mga mabibili natin ay madudumi pala. So, yun yung iniisip ko pag madumi yung tindahan na pupuntahan ko. So, ako, ang ginagawa ko talaga, diretso na lang ako at hahanap na lang ng ibang sari-sari store. So, isa yan sa pinaka-importante talaga sa ating sari-sari store, yung dapat panatilihin nating malinis yung ating tindahan para makaakit pa tayo lalo ng mga customer. Kasi pag maganda or malinis yung ating sari-sari store at well-organized ay maganda sa mata at may isip nila ay maganda dito. Kasi malinis tsaka presentable yung kanilang sari-sari store. Lalong-lalo na yung nagtitinda, diba? Dapat presentable talaga. Susunod po ay yung aming presyo ng mga paninda. So, dito sa amin, masasabi ko po talaga na reasonable po yung pagpresyo namin ng paninda. So, mula nung nag-start po kami na magsari-sari store, tinangkilik na po talaga yung aming sari-sari store kasi medyo mababa po siya kumpara dun sa mga ibang nagtitindahan po dito sa amin. So, mas marami pong pumupunta dito at bumibili. So, hanggang ngayon po talaga yung mga candy po namin, tagpipiso pa rin. Tsaka yung mga ibang items po namin, hindi pa po talaga kami nagtaas. So, isa ito sa nakakaakit, lalong-lalo na dun sa mga inuutusan ng mga bata. So, nakakabili pa rin sila ng may worth 1 peso kung may sukli yung kanilang mga binili or pinamili na pag inutusan lang po sila. So, isa yan sa mga masasabi ko talaga na nakakaakit or nakakapagpadami po talaga ng mga customer po namin dito sa aming sari-sari store. Sa GCash din po, masasabi ko din po na medyo mas mababa po yung singil ko dito. Although, mas mataas siya sa mga GPO kasi alam ko 10 pesos po yung patong nila dito. Meron po kasi malapit dito sa amin, mga ilang kilometro. Partner po siya ni GCash. So, ayan. 10 pesos po ang alam ko na patong niya. So, sa akin po, kasi private account po ang gamit ko ay 15 pesos po yung patong ko po sa aking GCash. So, per 1K po yan. Tapos, pag 200 hanggang 300 pesos po ay 5 piso po ang singil ko. So, pag 500 ganyan, 8 pesos, 700, 10 pesos hanggang maging 15 pesos siya. So, ganun po yung singil ko dito sa aming
sa GCash. Yan. Medyo mababa siya sa tingin ko kumpara dun sa mga ibang nag-GCash. So, yung iba talaga, mas gusto nila na pumunta dito sa aming Sari-Sari store. So, yan. Dinadayo nila. Tapos, yung mga iba naman, kunwari nagpadala yung mga asawa nila, mga worth 10,000, ganyan. Tapos, yung iba nag-grocery na rin dito sa aking Sari-Sari store. So, isa yan sa mga nakakatulong talaga pag medyo mas mababa tayo. Ayan, medyo dadayuhin tayo para, ayan, makatipid sila ng kahit konti, diba? So, yan yung isang technique talaga or tip na may bibigay ko sa inyo ay huwag masyadong mataas yung patong natin. Di bali nang mas konti yung tubo natin, at least mas maraming benta. Next tip ko sa inyo ay yung dapat kilalanin natin yung ating mga customer. Pero huwag makipag-close masyado, di ba? Kasi baka masyado tayong close at masimulan tayong mautangan ng medyo malaki-laki. Na-try nyo na ba yan? Yung medyo nagkikipag-close yung customer, tapos mamaya-maya magkukwento na yan ng sama ng loob, hirap ng buhay, yan. Tapos, pag medyo nakarelate ka na ng konti, ay, uutangan ka na. At, mag-ingat tayo kasi may mga customer talaga na medyo mahirap magbayad or hindi na nagbabayad. So, okay lang naman na magpautang kasi ako nagpapautang talaga kami dito sa aming tindan or sa aming Sari-Sari store. Pero, know your limit. Dapat alam natin kung gaano ba talaga kalaki yung kaya natin na ipautang at kaya nating mawala, di ba? Kasi may mga time talaga na may customer na hindi na nagbabayad. So, pag nakikita mo, nag-iiba ng daan or halos hindi na tumingin sa'yo kasi hindi na siya nagpapakita or hindi na talaga nagpaparamdam sa ating Sari-Sari store. So yan, ingat-ingat lang tayo. Kung magpapautang man tayo, gaya nga ng sabi ko ay magkaroon tayo ng limit yung kaya natin para hindi naman masama sa pakiramdam. Well, masama pa rin naman talaga, di ba? Yung parang hindi masakit sa bulsa or sa loob talaga natin ng sobra pag hindi na nagbayad or hindi na nagpakita si customer, di ba? So, yeah, isa sa mga tips ko talaga yung dapat tinatanong din natin yung mga customer natin kung may mga hinahanap pa ba sila na wala dito sa ating Sari-Sari store. Kasi ako, di ba, gaya kanina, nagtanong ako kasi yung mga naglalaba, yung mga bumibili sa akin ng mga powder. So, meron ba kayong mga gustong brand na pwedeng bilhin talaga namin? Kasi, yung ako kasi yung tipo na pag hindi nahanap ni customer ay hindi masyadong bumibili. Kung, lalong-lalo na kung alam ko na hindi hinahanap talaga dito sa amin. So, kanina nagtanong ako, so, kanina may sinabi silang isang brand kasi daw mabango, maganda daw panlabas. So, yan, bukas na bukas, sasabihin ko na kay Mr. Yan. Nalista ko na nga eh. So, bukas, pag namalayan kasi Mr. So, kasama na yun bukas sa bibili niya sa bayan pag pumunta siya doon. So, yan, yung isa sa mga ginagawa ko talaga dito. Tinatanong ko or inaalam ko yung mga gustong brand ng mga customer ko at yung mga pangangailangan talaga nila. So, sa ating Sari-Sari store, di ba pag nagigising tayo ng umaga, tapos nakikita natin sa ating mga kapaligiran o sa ating mga kapitbahay, sa ating mga suki, na naghahanap sila ng mga pagkain. Yan. Kung kaya nating magluto, di why not, di ba? Provide natin. Kung hindi naman, pwede rin tayong mag-sweldo, magpa-sweldo ng tao para magluto. So, yan. Yung mga pwede nating gawin. Kumbaga, alamin natin kung ano ba talaga yung pangangailangan ng mga customer natin. So, pag naibigay natin sa kanila or na-provide natin sa kanila, unti-unti na silang dadami at siguradong dadayuhin ka ba ng ibang mga customer kung malalaman nila na ay nagaganito pala yung service niya at nandun pala yung mga kailangan ko, diba? So, isa yan dapat sa mga ginagawa natin. Yung inaalam natin yung mga kailangan ng ating mga customer at, di ba, sabi ko sa inyo, huwag masyadong makipag-close kasi mahirap na pag na-chismis-chismis at may kakilala ako na
Gaya nga nung nagchismisan sila at nalaman nung pinagchismisan nila at sinugod siya sa kanyang sari-sari star. So, mas maganda na huwag tayong masyadong makipag-close sa ating mga customer kasi mahirap na kung madamay tayo sa mga issue nila, di ba? Next yung hindi natin dapat masyado silang pinaghihintay. Yung mga customer natin, yan, alagaan natin silang mabuti. So, pag may bibili, tayo agad at tanungin natin kung ano yung mga gusto nila. Kasi pinakamahirap sa isang tindahan, ito, hindi talaga mawawala sa mga tips ko to. Yung dapat pag nagtawag na yung bibili or nakita mo na, yan, nasikasuhin na agad para hindi magtampo or maghanap na ng ibang tindahan yung ating mga customer. Isa yan sa pinaka-importante sa paglago, pagparami ng mga customer sa ating sari-sari store. Nakaka-apekto talaga ito ng malaki, lalong-lalo na kung masipag talaga tayong magtinda. Kasi dadami yung ating mga customer at syempre pag maraming customer, maraming benta. Ito na po muna yung last na tips ko ay yung kumpletuhin natin yung ating mga paninda. Pinaka-importante ito sa isang sari-sari store. Dapat halos lahat ng hanapin or kung kaya natin lahat ng hanapin ni customer ay nandito sa ating sari-sari store. So, malaki ang bagay or points talaga sa atin kung kumpleto yung ating mga paninda sa ating tindahan. Yan. So, yan na po muna yung mga tips ko kung paano ba dumami or mapalago yung ating sari-sari store. At kung may nabigay po akong mga ideas, please like and subscribe. At pakiring na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo kung mag-upload po ako ng bagong video. Maraming pong salamat!